Yan mga kamekaniko, part 4 na tayo nung nire-restore natin na CB110 yan. Ang gagawin naman natin ngayon na yung kanyang tank tsaka yung mga fairings, yung kulay pula, yan. Ito naman yung i-repaint natin. Oh. Nalinis ko na nga pala yung tank, yan. Oh. Unahin natin itong i-repaint kasi meron siyang mga pingkot. Yan, may pingkot siya. Oh. Ayan, tuturuan ko naman kayo ngayon mga kamekaniko na magpintura ng tangke. Kasi dalawang primer yung gagamitin natin dyan mga kamekaniko. Una yung magkukot muna tayo ng anti-corrosion o kaya pwede din yung metal epoxy. Yan. O epoxy metal na kulay gray yan. Bago nating tapalan ng masilya mga kamekaniko. So yan, yung likod muna ang ating pipinturahan tong likod. Yan, yung likod yan. Kaya nakasabit, yung likod muna pipinturahan natin. Ayun, tuturuan ko kayo kung paano maghalo ng metal epoxy. Yan, tuturuan ko kayo. Let's go! Meron ako ditong kaunting primer kasi na yan. Yan o. Lalagyan nyo na lang siya ng siguro ganito karaming thinner. 1:1 lang. Basta tansyahin nyo na lang kung wala kayong anuhan, kiluhan, yan. Yan o, yan, ganyan. Ayan, nakita nyo naman ang pinagkaiba ng thinner tsaka ano. 1:1, tapos sa kanyang catalyst is 3:1. Yan. Siguro lagyan nyo lang ng kahalate o konti dito. Ayan, ganyan. Lagyan natin. Ayan. 3:1 lang sa kanyang thinner tsaka sa kanyang primer. Di, kumbaga ganito karami yung thinner, yan. Hahatiin nyo lang sa tatlo yan, ganun lang din karami. Yan, siguro ganun kadami, yan. Ayun. Ganun lang, mga kamekaniko, maghalo ng metal epoxy. Yan. Abogan na lang natin siya dito sa tank. Yung likod muna. Tapos, mamaya ako nililipat dun sa kabila pagka ano. Yan, let's go! Yan, patungan muna natin itong likod mga kamekaniko ng first coating. Kahit siguro second coating lang yung gawin natin dito o first coating lang. Pero mas maganda kung second coating, dalawa yung patong nung ilalim. Unahin lang natin patungan tapos ihihiga natin ito ng mga ibabaw. Need nga pala lang, kailangan yung talagang mag metal epoxy pagka merong paglata o kaya tangke, kaya baka lid yung mag ganon. Pag wala naman, anti-corrosion mga kamekaniko, yan, kailangan yung mag anti-corrosion. Pero kung low budget o ano, pwede rin yun yung metal epoxy. Tapos bago natin ma-apply yan ng masilya yung mga pingkot. Yan, let's go! So mga kamekaniko, napatungan na natin ha, hindi siya nakuhanan kasi hindi natin na-click pala kanina. Yan, napatungan na natin ang first coating yan. Second coat na tayo nung ilalim. Tapos doon na tayo sa kabila. Let's go! Napatungan na natin ang second coat. Patutuin na lang natin tapos yung ibabaw naman ang natin papatungan to. Ito naman ang papatungan natin mga kamekaniko. Same procedure lang. Patutuin nyo muna bago nyo patungan ang second coat dito sa kabila. Yan. Patuyo lang tayo. Let's go! Yan. Napatuyo na natin yung ilalim. Yan. Ibabaw naman yung paprimer natin ang epoxy bago natin siya masilyahan. Kasi may mga pingkot yan. Tulad ito lang ng pingkot. Oh. Yan. Kailangan ng epoxy o kaya ng anti-corrosion primer bago nyo masilyahan. Kasi pag kami nasilyahan nyo ng walang primer, hindi kakapit kung masilya. Ayan, bugahan lang natin ng 2 coats din. Kasi gagamit pa rin tayo ng primer na surfacer dito, kaya 2 coats lang. Yan, let's go. Time lapse!
kami ano ko, natapos na natin i-primer ng ano, epoxy itong tank. Yan. Ngayon naman ay gagamitan natin siya ng masilya. At ito yung gagamitin natin masilya sa kanya. Yan. Yan. Polyester body filler. Yan. Polytap. Ayan, install lang natin siya dito. Make sure lang natin na mapantay. Yan. Mapantay yung kanyang pintot. Mamaya ko na lang kayo babalikan pagka na i-apply na natin yung masilya dito sa pingkot na tangke. Ang ratio naman pala nito para malaman nyo yung nasa likod lang. Yan. Dito. Ang tingin ko dito ay parang ano siya? 6:1, ganun. Konting-konti lang yung gagamitin yung hardener yan. Kasi mabilis itong tumigas. Siguro, yun nga, mga 6:1 yung ratio niya. Yan. Yun lang, mga kamekaniko. Update ko kayo mamaya pagka na-apply na natin ng polytap itong tangkay na pingkot. Tapos, papatungan natin siya ng tawag dito, ng body filler yan. Para mapakita ko sa inyo. Yung isang ipapatong natin na primer din. Yan, mamaya na lang. Yan, natapos na nating patungan ng masilya yung pingkot. Yan, no. Okay na siya. Tinanggal ulit natin yung pintura. Tapos iniwan natin yung ano, yung base niya. Oh, yung primer niya do sa ilalim, 'yan. Kasi mas maano siya. Tapos gagamitan naman natin siya ng ito. Automotive primer surfacer, 'yan, para matakpan yung masilya, para hindi mahalata. 'Yan. Maghahalo lang tayo, turo ko sa inyo yung ratio ng pagpa-primer o paghalo nitong spray filler. Yan. Yan, alright. Tinanggal ko na rin yung, inya, sabi ko nga, tinanggal ko na yung kanyang epoxy. Kasi kailangan ko lang siya dito para malakas kapitan. Yan, based lang sa akin experience, hindi ako eksperto. Yan, based lang sa experience ko. Tapos, to lalagyan natin ng, kung meron kayong anti-corrosion, mas maganda. Ito lang yung available ko dito. Ayan. Meron din naman siyang anti-corrosion. Yan, oh. 51%. Hindi lang siya 100% na anti-corrosion. Pero pwede na rin yan. Ayan, kasi meron din tayong masilya. Ayan. Pero kung talagang may budget naman kayo, di mas maganda, gamitan nyo ng anti-corrosion para mas maganda talaga. Ayan lang. Halo lang tayo nun. Tapos bugon na natin dito sa ating tangke. Let's go! Yan mga kamekaniko, meron pa nga pala ko ditong 1/4 na spray filler yan. Lalagyan lang din natin ng 1/4 na thinner yan mga kamekaniko. Tapos sahatiin nyo lang yung 1/4 sa tatlo, ganun naman karami yung kanyang catalyst to. Yan, ganun lang mga kamekaniko. Kasi kaysa na may isaling ko pa para makakita nyo. Sayang naman, di ba? Pero 1/4 to sa tansya ko. Tapos 1/4 na thinner yung ilalagay nyo. Tapos 3:1 lang doon sa 1/4. Yung catalyst. Yan, ganun lang. Yan, sana may na itulong ako kahit pa paano. Yan lang. Yan lang ulit pagka magbubuga na tayo. Yan, pa-primer na natin ang spray filler. Yan lang, mga kamekaniko. Time lapse! Second coat na tayo mga kamekaniko, napatungan na natin ang first coat kaya medyo bakat-bakat pa. Third, second coat na tayo. Let's go! Time lapse! Yan, natapos na natin patungan ng second coat mga kamekaniko. Yan. Kung napapansin nyo, meron pa siyang bakat talaga. Ang gagawin natin dyan, ililiyahin ulit natin ng 600 grip yan, para makita nyo kung mawawala na yan. Tapos pagka may mga spot pa, gaya nyan, yan o, yan, gaya nyan,
Papatungan ulit natin ang masilya yan, mga kamekaniko. Yan, no, tulad nyo, no? Yan. Konting-konti lang yan. Ispatan nyo lang ulit. Ispatan nyo muna ng masilya bago nyo lihahin. Yan. Bago, pag nalihan nyo na, patong ulit tayo ng siguro another 2 coats ulit para mas matibay yung ating tangke. Yan. Mamaya na lang, balikan ko kayo pagka nalihan na ulit natin. Yan, pansinin nyo yung mga anong yan. Wala na yun mamaya. Kasi papatungan natin ulit ng masilya. Yan, mamaya na lang ulit mga kamekaniko pagka nalihan na natin. Another 2 coats tayo ng primer. Yan mga kamekaniko, nalihan na natin at napatungan na rin natin yung mga dapat patungan, yung mga hukay-hukay yan. Third coat na tayo, ito na lang yung niliha ko, tapos patungan na rin natin to. Tapos lihahin natin. Yan, patatlong patong na tayo ng primer para makapal. Kasi naubo. Siguro patungan ulit natin to ng mga tatlong patong din to. Itong tapat na to. Kasi ubos ulit siya. Yan. Ganun lang din yung procedure gaya nung nauna. Mamaya na lang. Update ko kayo pagka natapos na natin patungan lahat. Yan lang. Mamaya na lang ulit. Yan. Napatungan na natin ang third coat to. Ngayon naman ililiyahin natin siya mga kamekaniko. Yan. Lilihan natin ng 600 grit bago patungan natin siya ng kulay pula. Yan, mamaya na lang pagka nalihan na natin. Tapos patong tayo ng kulay pulang pintura. Yan mga kamekaniko, nalihan na natin siya. Yan, oh. Ngayon naman i-apply natin siya ng base coat na kulay red. Aray, nakapaghalo na ako. Hindi ko napakita sa inyo. Ratio lang naman yan ay kung gano'ng karami yung pintura, ganun din lang karami yung thinner na ilalagay niya para balance lang sila. Yun, applyan lang natin siya ng 3 coats para medyo makapal yung ating base coat. Yun lang mga kamekaniko, applyan lang natin. At saka make sure nyo pala na makinis na. Wala nang gampok. Yun, applyan lang natin. Time lapse! Yan mga kamekaniko, second coat na tayo. Ganun lang ulit yung proseso. Medyo hindi nyo bibiglain. Yan lang, time lapse. Yan mga kamekaniko, ano tayo? Patatlo na. Tatlong patong na tayo. Yan, patungan lang natin ulit. Ganun lang ulit yung procedure. Okay, time lapse. Natapos na natin i-base coat ng red. Yan, napatuyo na rin natin to. Ngayon naman, bago natin siya tapkutan, kakapitan natin siya ng sticker dito na Honda. Yan. May Honda sticker tayong pinabili sa may-ari. Pero bago nyo kapitan mga kamekaniko, lilihahin muna natin siya ng 1,000 grip na liha. Pipinuhin muna natin yung kanyang texture. Mamaya update ko kayo mamaya mga kamekaniko pagka nalihan na natin siya ng 1,000 grip. Bago natin tapkutan. Tapos lalagyan natin dito ng Honda, maliit yung emblem. Yan, mamaya na lang mga kamekaniko pagka nalihan na natin. Tapos pakikita ko sa inyo yung bago natin gagamitin top coat. Pero nagamit ko na to. Nagamit ko na pala, hindi siya bago. Nagamit ko na siya dati. Medyo nahirapan lang tayo bumili kasi wala nang mabinan dito. Kaya umorder pa tayo sa Shopee. Yan, mamaya na lang pagka matapos na natin i-prepare. O matapos na natin iliha. Yan. Yun, natapos na nating kapitan ng sticker. Yan, ganito yung tsura niya. Tapos, nalihan na rin natin ang 1,000 grip. Yan. Ngayon naman, magpuposid na tayo sa top coat niya, mga kamekaniko. Yan, okay naman yung sticker. Pagawa lang yung sticker. Yan, hindi siya original na Honda, pero okay rin naman, diba? Yan, gagamitin natin yung top coat itong Nippon. Yan. Nagamit ko na to dati sa vlog natin. Medyo nahirapan tayo kaya bumalik tayo sa K92. Okay din naman yung K92. Kaso mas trip ko to. Itong Nippon Clear. Ayan.
Ganda nito mga kamekaniko. Ceramic to yun. Ceramic clear. Ang ratio niyan mga kamekaniko, nasa likod lang mga kamekaniko. Yan. Yan o. 4:1 yan o. Yan yung ratio 4:1. Base in ordinary yan o. Mas maunti lang yung ano niya. Hardener niya kaysa dito. Kasi 3:1 yung hollow nito eh. Yan, 4:1. Yan na, hollow lang tayo. Pakita ko sa inyo yung pinaka-ratio niya. Yan, bugan na natin dito. Hollow lang tayo. Mga kamigani ko, ito lang yung ratio niya. 4:1, yan o. Medyo dinamihan ko lang ng konti yung kanyang catalyst para medyo matibay. Pero halos same lang naman. 4:1, o. So, 2, 3, 4. Yan na, bugal lang natin to. Let's go! Ay mga kamekaniko, bugahan lang natin ng pre-coat. Saka make sure nyo lang na medyo malinis na yung inyong papatungan. Gamit na natin ng towel na malinis. Yun, yun lang mga kamekaniko, time lapse! Kaya mga kamekaniko, natapos na natin sa sobrang bilis. Yan. Natapos na natin yung tank ng CB. Yan, pakikita ko sa inyo mga kamekaniko yung tanke na natapos natin ngayong araw. Ibigyan ko kayo ng kapirasong montage. Yan nga, napakita ko na sa inyo yung kapirasong montage ng ating nagawang tanke ngayon. Wait nyo na lang po yung part 5, yung pagbubuo naman mga kamekaniko nung ating CB110. Mag-assemble na tayo nito para makita nyo yung outcome nung ating natapos na CB110. Yan, at kung bago ka lang sa ating YouTube channel mga kamekaniko, huwag nyo naman sana ako kalilimutan i-subscribe at i-hit yung notification bell. Para sa susunod na upload, i-notify ka sa ating sunod na video. Tsaka yung ating Facebook page, paki-follow na rin ako sa ating Facebook page, Mekanikong Anglers. Yan. Yun lang mga kamekaniko!